15 taong pagtatanim ng sibuyas ni Lamberto. Ngayon lang siya nakaranas na ganitong klaseng pagkalugi na wala talagang natira sa kanyang 1,500 na ektaryang pananim na sibuyas dahil sa pamiminsala ng pesting army worms o tinatawag ding harabas. Yung una po maganda yung pula namin. Tapos po naghaga sa tinanim namin. Mga bago po mag-isang buwan, may pangilan nilang pong mga uod. De, inaalagaan po namin ng spray. Halos araw-araw po nag-spray kami. Hindi po namamatay sa spray hanggang sa dumami po ng dumami. Pagkita po isang araw, kalahating ektarya kaya nilang ubusin. Isa lamang si Lamberto sa mahigit 600 magsisibuyas na labis na naapektuhan ng pagsalakay ng pesting army worm sa bayan ng Santo Domingo, Nueva Ecija. Sa datos ng Municipal Agriculture Office, 474 na ektarya ang kabuuan bilang ng mga tinamnan ng sibuyas at 427 ektarya o katumbas ng 10% ang sinira at hindi na mapapakinabangan dahil sa pagsalakay ng harabas. Ayon kay Municipal Agriculturist Emelita Flores, climate change ang itinuturong dahilan ng pagsulpot ng mga pesteng uod. Nagkaroon ng bagyong Nona, tapos nasiraan ng sibuyas ng punla yung mga farmer dito, nasira yung kanilang punlang sibuyas, and then kasi bumaha dyan sa 5 barangay yon na tinatamnan ng sibuyas. Tapos after ng baha, ito naman, dumating nga yung mga uod na malapit ng anihin yung kanilang mga sibuyas. So isa sa tinitingnan namin yung climate change kasi napakabilis na dumami ng populasyon, talagang uncontrollable. Ang naturang bayan ang pinakasinalanta ng harabas, kaya't isinailalim ito sa state of calamity kung saan halos 1,000,000 piso ang nakuhang ayuda ng pamahalaan upang ipambili ng mga buto ng gulay at mais na ipapamahagi sa mga magsasaka sa susunod na taniman. Bukod dito, nakatanggap din sila na tulong mula sa pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng pagpapahiram sa kanila ng mga traktora na libreng ipinagamit sa mga magsasaka. Nag-request kami kay Governor Umali na mahiram at maararo, ma-flow under yung mga bukid na tinamnan at na-damage ang mga pananim na sibuyas para mapahinga yung kanilang mga lupa. Kasi kung hindi mapapahinga yung lupa, hindi mapuputol yung life cycle ng insekto. Kabilang din sa mga apektadong lugar ang mga bayan ng Bongabon, Laur, Quezon, Talavera, Puyapo, Aliaga at ang mga lungsod ng Palayan at Science City of Muñoz. Isa sa nakikita pa namin, yung halos hindi na kasi napapahinga yung lupa nila. Dire-diretso nilang ginagamit. Magtatanim sila ng palay, magtatanim ng gulay at sibuyas, mais, saka kung ano-ano pa. So dire-diretso, hindi na puputol yung life cycle ng insect. Kaya nga ngayon, nire-recommenda namin at pinakikiusap sa kanila, huwag munang magtanim ng kahit 1 buwan, 3 to 4 weeks, para lang maputol yung life cycle ng insekto. Danira Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.